Hello guys, welcome to EJ Tech Vlog. So mag-unboxing tayo ngayon. Dumating na yung aking order na power supply. So let's check it guys, na okay yung ating power supply. So ito yung aking order. Tagal ko na itong order, kakarating lang ito ng araw-araw. So ngayon pa lang siya bubuksan kasi nga medyo busy tayo. So ngayon ko lang naharap na check yung laman nito. So hopefully wala siyang sira. So ang in-order ko pala is a nice power DC power supply siya, na ang model niya is SPS3010. So 0 to 30 volts yung output na ito, tapos 0 to 10 amperes siya. Adjustable. So check natin kung anong laman. So hopefully okay. So ingatan natin yung ano, sige mo, i-recycle natin ito. So ayan. So na-order ko sa Lazada. So check natin yung laman. Ayan, so meron siyang product certificate, may warranty card. So nakalagay dito sa warranty card sa warranty niya daw is free of charge within 1 year since they sold, basta kompleto yung invoices. Ayan, so maganda pala warranty nito guys. So ingatan lang natin yung invoice. So may user manual, tapos meron ito manual din daw actually, procedure kung paano i-adjust. So actually dalawang klase ito, may white tsaka may black. So ang kinuha ko guys yung white, malinis din yan. So ito yung loob niya guys. Ito may kasama pala siyang cable, power cable, tapos meron siyang clip. Wala ko, sa lock meron siyang. So ito yung pinaka importante sa loob. Ayan. So ito siya, check natin. So hopefully wala siyang sira. So ayan guys, so secure na secure naman siya, naka safe siya dito sa dalawang side ng styro. And yes, so ganito yung tsura nyo. Ayan. So meron siyang adjustment ng voltage tsaka amperes tsaka voltage. Tapos may USB siya na 5 volts na 2 amperes. Tapos ground, negative, positive. Okay. And so hopefully working siya. So check natin guys. Ayan, so mukhang okay naman. Check natin for physical defects. Actually guys, medyo magaan lang, wala pa atang half-key dito. Magaan lang siya, wala pa ang half-key dito. So, ayun guys, testing natin. Kinuha ko lang yung adapter. So, hopefully ayan. Sana wala siyang sika. Yun lang naman yun eh. Siyempre pag nag-order ka, gusto mo yung order mo sana laging secure and 100% na okay. So ngayon guys, detect natin yung output ng power supply. So ito, wait lang guys, ayusin natin yung position ng camera para makita niyo.
Wait lang, setup ko lang muna. So, ayan. So, ayan guys, nakasetup na yung ating power supply. So, power on natin. Tapos tingin natin kung good siya. So, ito may sinet na ako kaninang voltage. So, ang pag-set pala nito ng voltage, simple lang guys. Ayan. So, para maset mo yung voltage niya. Ayan, so, zero voltage yan. So, check natin kung accurate yung voltage ito guys. So, base natin sa... check natin. Check nyo to. So, ayan guys. Kita nyo 5.3 dito. Dito sa... multimeter is... 5.32. So, okay guys yung reading niya. Ayun o, konti lang yung difference. Pwede na to. So, ayun. So, paano nga bang adjustment ng current tsaka voltage? So, dito may instruction guys. So, nakalagay dito. Tips how to adjust current without load. So, ang gagawin mo daw para ma-adjust yung current without load, adjust mo muna yung voltage below 5 volts. So, ilagay din natin ito sa 5 volts. So, try natin sa 3.3 kasi yun yung gagamitin ko, 3.3 volts. So, subukan natin. Ayan. Tapos, para daw mga, pag na-adjust mo na siya sa voltage, so the procedure ay pag didikitin mo yung positive tsaka yung negative, tapos saka mo lang ma-adjust yung current. So, ayan. So, pag didikitin natin to guys, ayan. So, meron tayong 2 amperes. So, ang gagawin natin, gusto ko siyang taasan, gagawin ko siyang 3 amps. Ayan. So, 3.3 amps yan. So, ayan. So, meron tayong 3.3 volts na 3 amps. Ayan guys. So, ganun lang pag-adjust. Tapos, yung voltage na dito, may 5 volts saka 2 amperes. So, mukhang okay naman siya. Wala namang problema. So, ayun. Sana makatulong tong video na to guys sa mga gusto mag-purchase ng ganitong power supply. Ang specs pala nito is 0 to 30 volts adjustable, tapos yung amperes niya is 0 to 10 amperes. Tapos tatlo yung display niya, meron din siyang wattage. So ayun guys, hopefully makatulong to sa inyo. So kung bago kayo guys dito sa aking channel, ay huwag mo kalimutang mag-like and subscribe para pa sa updated kayo lagi sa mga darating pa nating video. Yun lang guys, maraming salamat. Bye!